So, hi guys! Sa vlog na ito, i-share ko yung journey ko. Since nung bata ako hanggang ngayon. Kung paano ako, yung journey na ko paano ako pumayat. 85 kilo to 63 kilo. Ganito lang kasi yun. Nung 85 kilo pa ako dati, medyo nahihirapan ako. Pabayo. Since gusto ko talaga magpabayo, ang ginawa ko is nag-start ako sa exercise. Jogging sa umaga. Yung ano yun? Year 2014, 85 kilo, 12 years old. Tapos, parang hindi siya naging successful eh. Hindi siya, kasi hindi ko tinuloy eh, yung pag-jogging. Para tatlong araw lang ako nag-jogging. Tapos, pagdating ng grade 7, ayun, dun ako nagkaroon ng bumaba yung weight ko. Yung 85 kilo, naging 83 kilo. Kasi natutunan ko na din ma-proper diet. Then plus, yung that time kasi nagkasakit ako. So ayun, 83 kilo na ako. Sa 83 kilo ay pinagpatuloy ko ang pag-diet. Hindi siya madali kasi. Yung ginagawa ko, halos patayin ko na yung sarili ko. Yung nasobra naman. Yung half rice sa umaga, tanghali, tsaka sa ay, hindi naman ako sanay na half rice lang ang kinakain that time. Tapos, nung that time na yun, ayun, nagkasakit pa niya ako. Parang nagkasakit lagi ako. Nagkasakit ako. Ayun, nagkaroon ako ng ulcer. So, ayun, na-stop yung aking pag-diet dahil doon. Nung nag-start na nagka-ulcer, yung bumalik na uli yung kilo ko. Kasi nga, yung doktor na nagsabi na, huwag mo na ako mag-diet. So, ayun, may 85 uli ako. Tapos nung tumungtong ako nung grade 8. So, ayun. Dun ko na lang natutunan yung aking as in proper diet. Dun ako nag-start. I mean, yung pag-diet ko dun is hindi na ako nakain ng recess. Pero, sa umaga, cup rice sa tanghali. Cup rice din sa hapunan, cup rice ulit. Utik-utik din lang. Tapos, unti-unti nababawasan kilo. Yung 85, in 2 days, naging 84 na lang. Then minsan, kada 2 weeks, nababa yung kilo ng padalwa-dalwa. Tapos, so ayun, grade 9 na ako. Dun sa grade 9, yung grade 9 na ako, nagpatuloy ko na yung pagdadayot ko. Which is, ang kilo ko naman ay 77 kilo. Medyo slim na ako nun. Tapos, napansin ko sa 77 kilo. Napansin ko siya, hindi siya nababa. Hindi siya bumababa nung kahit ganun pa din na diet na ginagawa. Tapos, dito na-realize na dapat mas bawasan pa yung kanya. Which is, sa umaga,
cup rice. Dun sa tanghali naman, cup rice. Then sa pananghali, sa pananghalian, one cup rice. Then sa hapunan is half rice. Minsan din ako nakain sa hapunan. Then ang pagtungtong ng grade 10, 75 kilo na ako. Then, ayun, na-overdiet na naman ako nun. Naging, kaya yung kilo ko, naging 72. Then, nagkasakit ako nun. Ay, nalala ko kasi, nagka-dengue ako nun dahil sa, siguro sa pagda-diet ko din. Pagda-diet ko din doon. Tapos, nung grade 10 ako, hindi na diet ang ginawa ko. Bale, ang ginawa ko nung grade 10 ako is nag-start na ako mag yung simpleng exercise man lang. Gaya ng Zumba or mga sa YouTube na exercise ka lang kahit 5 minutes. Ayun, yun na lang yung ginawa ko. Tapos yung diet ko, ginawa ko na lang siya. Yung dati kong diet na half rice sa umaga, half rice sa lunch, then half rice sa hapunan. Ayun. Tapos, yung grade 11 ako. I mean yung mag-graduate na ako. Graduation na ako. Day ko. I mean, sorry. Moving up. Yung kilo ko. Naging 68 na lamang siya. Dahil nung, ano, pagkatapos ng moving up ko, nagbakasyon ako. Bakasyon ako sa Batangas. Nagstay ako dun. Siyempre, bakasyon ko dun. Laging nila ako pinapakain. As in, ang daming pagkain na kanda. Lagi sa lamay sa pinapakain nila ako lagi. Kaya ayun, yung kilo ko, naging 70 ulit. Siyempre, pagkatapos nun, pag-uwi ko, ayun, ang taba ko na. Tapos, nag-start na yung class, nag-start na uli yung school day namin. Grade 11 na ako nun. Ayun, nag-start uli akong mag-diet. So, bumalik uli siya ng 68 kilo. Then, nung ano, I think last February, 65 kilo ako. Gawa nung panahon na nag-gym ako. Gym lang ng gym. Tapos, dahil ngayon quarantine. Oh my God. Tumaba uli ako. Kaya naging 70 kilo ko uli ako. 70 uli ako. Tapos, I think nung mag-18 birthday ako, nung June, bago mag-June 28. June 28 kasi yung birthday ko. Ayun, nag-start ako magpapayat into 2 weeks. 2 weeks ako magpapayat. So, it's okay naman kasi kahit okay na sa akin yung 60. Kasi, medyo, ano na ako dun, medyo, doon na yung shape body. Tapos, nung nag-start ako mag-audition sa Hiraya Entertainment, which is, mag-PPOP, gano'n, I'm PPOP trainee kasi doon. PPOP trainee. Yung diet ko doon, medyo ini-strict ko. Ini-strict ko talaga. Kasi ayoko talaga matanggal sa entertainment. Naalala ko pa noon, August 1, August 2,
ata nung ako ay nag-audition sa entertainment na yun. Tapos, after 1 month, yun ay September 1, dun ulit ako nag-start na exercise. Pinagsabay-sabay ko na exercise diet. Yung diet ko, syempre nasanay na din ako sa yung bread na lang sa umaga. Kaya, tapos sa tanghali ay cup rice. Then sa hapunan, kahit wala na, nasanay na ako dun. Then, minsan nga, nag-i-skip na ako ng meal sa umaga, then sa hapunan, din sa lunch break nga lang talaga ako nakain. Tapos minsan, yung time na nag-water therapy ako. Water therapy. Grabe, halos mamamatay na ako. Halos papatayin ko na sarili ko nun. Dahil lang sa gusto ko pumayat talaga. Dahil nandun ako sa entertainment na yun. Kasi nahihiya ako dahil syempre makasama ko, ay slim sila, ganun. Tapos ako, ba't ako ganito itsura ko? Tapos ayun, kaya yun, nag-start talaga mag-diet. Tapos ngayon, 63 kilo na ako. Tapos pinagdaanan kong ayun. So ayun na masasabi ko. This is my very first time vlog. Hindi po ako marunong mag-vlog. Grabe. Na-share ko pa talaga kayo. Na-share ko pa talaga yung entertainment namin. Hey guys, shout out na lang sa inyo. Bye guys. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and like this video. Share mo na din yung gusto mo. Then... Thank you lang. Thank you.